So, maulang araw mga ka-gadget, sobrang lakas ng ulan sa labas. So, ngayon, ng araw na to, gagawa tayo ng video tutorial tungkol sa isa sa paggawa ng bootable macOS. Yung materials na pwede nyong gamitin dito is pwede kayong gumamit ng memory card plus card reader, or pwede kayong gumamit ng USB basta original po siya, or good yung kanyang file, storage file properties. Yung pinakalaki po, pwede nyong gamitin is 8GB up, mataas. So, tara, start na tayo. So, unang gagawin natin is download muna natin yung file na na gagamitin natin pang bootable. Katulad nung Mojave, Hytera, X-Lion, Mountain Lion, Catalina OS. Yun. So, punta tayo sa Apple support that download. So, magpupunta tayo rito, then select natin si Mac. So, yan, nakaselect na. So, scroll down tayo, then dito, makikita natin kung ano yung mga latest. Yan. So, syempre, ang hahanapin natin dyan kung ano yung OS na gusto nyong install. Kunwari, ang i-install nyo sa Mojave. Scroll down nyo, yan, makikita nyo kung ano yung mga OS na pwede nyong gamitin. So, download lang natin yan. Dahil ako yung may download na, kapakita ko na lang sa inyo kung paano siya gawin. So, yung na-download ko is ito. Then, get in po natin. Nagkakaroon siya ng size na 6GB. Ayan. Yung laki. Na isang Mac OS. So, tara, start natin. Una, buksan natin tong ating disk utility. Utility. Then, after this utility, nakikita nyo itong corner na to. So, pwede naman natin siyang pwede naman natin siyang i-hide. So, ito yung ating awa dito. Gaganiting bootable. Itong noning. Ito na siya. Ito naman is itong main natin. Ito yung pinaka-OS natin. So, punta na tayo dun kay sa ating storage external, then erase, then piliin nyo lang yung macOS extend journal, then lagyan natin ng name Mojave, then erase natin. So, nag-done na siya. Ito na siya. So, ang gagawin po natin, after niyan ma-erase, then bukas naman tayo ng terminal. So, ito po. Sa terminal, ang gagawin po natin is type natin sudo space, then punta tayo kay Finder Application, then right click, show package content, resources, then dito po, itong si create install media is idadrag natin siya dun sa terminal. Then after madrag,
Naka-space po siya, then type tayo, dash, dalawa, then volume, then slash, volumes, then slash, pangalan po ng ating flash drive or kung ano man yung gamit nyo na pwede nyo gamitin bootable, kung ano yung pangalan na nilagay nyo. So, ilalagay po natin is Mojave, then space, then dalawang end sign, then Z, then done. So, yan po. So, then hit lang po natin yung enter. Nanghihingi po siya ng password. Type natin kung ano yung password ng inyong Mac. Sa akin is, yun yung nilagay ko. Ngayon, kung sa inyo naman, yun din yung, kung ano yung password ng Mac nyo, yun yung i-input nyo. So. Then, yun, basahin nyo po. To continue, we need to erase the volume names Mojave. If you wish to continue, then Y. Press po natin yung Y. Capital or small letter, okay lang yan. Then, yun po, mag-i-erasing siya, then after, magka-copying po siya ng file. So, mamaya, itetest natin kung madedetect siya as Mac OS na. So, yan, nagka-copying this na siya. So, 0%. Sana tumuloy. What's up, guys? So, yan. Check natin kung magtutuloy yan. Dapat, gano'n na yan. Accounting na yan. So, yan, nag-run na siya ng 10%.
So, medyo mabagal kasi siguro sa card reader natin, yung reading ng salin ng card reader is mabagal. So, kaya medyo matagal siyang i-compile. So, yun o mga kagadget. Kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng like, subscribe, and click notification bell. And also, huwag po kayong makakalimot na mag-comment sa aking mga uploaded video. Yun po, yun lang po mga kagadget. So, sana patuloy lang po tayong sumuporta sa ating channel. And besides, naka-on na po ang ating join membership. Nasa inyo na po yon kung gusto nyong mag-member para sa mga advanced future ng channel ko. Doon nyo makikita kayo ang kauna-unahang makakanood nun. So, pwede rin po kayo mag-comment ng mga tanong na gusto nyong malaman. Willing naman po tayong tumugon at sumagot dun sa mga subscribers natin and followers natin na nahihirapang mag-get yung video ng mga na-upload ko. Pwede nyo po yun i-comment sa bawat video na naguguluhan po kayo. So, kahit anong Mac OS po yan, kahit Catalina or whatever, same lang po siya ng procedure, basta gamit nyo po is Mac. Nag-try kasi ako na gumamit ng Transmac, medyo hindi siya gumagana doon sa Mac sa pag-re-reformat ng Mac or pag-upgrade ng Mac. So, si Transmac yata is gumagana lang siya sa mga PC, Windows Operating System. Yun lang po yung pinaka... correct nyo na lang kung mali yung nasabi ko. Basta, sa pagkakaalam ko, yun lang yung... So, ayan, naka 50% na siya. So, sana magtuloy-tuloy pa siya. Galing tumalo nun. Bang! Pangis na tumalo na. Medyo maulan ngayon dito sa lugar namin kaya walang ganang tao.
galing umakyat ang puta. So, yun ang ano, mga ka-gadget. 100% na-install natin sa memory card yung ating yeah.
yung ating nagawang Mac OS, abutable Mac OS. So, pakita ko lang sa inyo. So, eto siya. So, itatry natin ngayon kung 100% nag-work ba siya talaga na de-detect siya as OS. So, hindi ko kasi mapoformat gawa ng importante yung nakalagay dito sa aking Mac. No? So, papakita ko lang sa inyo kung na-detect niya.